O, nung nalaman, nakita mo, anong sinabi mo? Nagulat ka? Nagalit ka? Anong emosyon mo? Hindi po, ano, susunduin ko po muna siya dun sa, ano, sa Save More. Nung nakita mo na, nung nalaman mo na yun? Ang awkward po kasi nung, ano, nasa, dala po ni Guy yung kotse niya, tapos nakita kami, tapos sumakay siya sa unahan, tapos ako sa likod. Tapos sabi ko, basta parang, ano, ang weird. Kasi sabi ko, basta parang nalilito ako kung anong mararamdaman ko, ano bang... Hindi mo alam kung ano, pero alam mong may mali. Yung gano'n. Parang gano'n. Parang... Nag-confront ka? Hindi ka ba nagtanong? Oo. Hindi ako nagtanong kasi syempre, ano yung birthday ng kapatid ko. Parang, pinalipas mo. Papalipasin ko muna, gano'n. Pero umamin kasi sila sa akin nung araw na yun. Sa kotse mismo? Ano ang emosyon mo? Galit? Ano? Lungkot? Nagtatampo po kasi ako sa kapatid ko. Kasi syempre... Nagtatampo po ako kasi umalis siya. Tapos sabi niya sa akin, nag-work lang daw po siya. Tapos... Akin hindi naman ako magagalit kung ano eh. Gusto niya talaga yung guy na yun. Yung nanligaw sa akin. Nagagalit ako. Nagtatampo ko kasi pwede mo na may open sa akin na sa ano... yung maniligaw mo, parang napafall na ako, ganun. Gusto ko lang naman yung maging open siya eh. Akin, okay lang naman kung mahal niya talaga, okay lang magpaparaya ako, ganun. Basta kung alam kong ikakasay niya, okay lang naman sa akin. Sa kapatid mo, tampo ang naramdaman mo. Dun sa guy, anong naramdaman mo? Akin konting, nagalit din po ako ng konti kasi sabi ko, kasi ano eh, nagkagusto na nga po ako sa kanya eh. Tapos parang, bigla ka man lalamig kasi nga nagustuhan mo na nga yung kapatid ko. Tapos lumayo pa kayo, hindi kayo nagsabi sa akin. Ganun. Parang, pwede naman kayo maging open eh. Tatanggapin ko naman kung talagang masaya kayo, okay lang naman sa akin. Gano'ng katagal bago kayo naging okay sa setup na yun? Nung sila na, tapos alam mo na. Akin, ano, mabilis naman po ako kasi ano, tumanggap ng, ano, Pero, anong reaksyon ng family? Siyempre, yung family nyo alam din eh, di ba, na nililigawan siya. Anong reaksyon ng family? Ano po? Nung una, hindi po nila, ano, nagulat din po sila na kasama ko po si Guy. Tapos, ayun, hindi, ano po yung party? Gusto po namin patapusin muna yung birthday ng bata. Pero lahat yun awkward, for sure. Pero pinipilit lang dumedma. So, after nun, paano siya dinil ng pamilya nyo? Ayun po, umamin. Sinabi ko po sa mama at papa ko na ano yung manliligaw ng kapatid ko ang ngayon ano boyfriend ko na. Anong nasabi ng mga magulang niyo? Sabi nila nag-usap daw po ba kami ni Riza. Nagulat sila eh. Sabi niya, paano nangyari? Ikala ko ba kay Riza nanligaw yan? Bakit ikaw yung naging ano niyan, jowa? Sabi ko... Eh, ang tagal niya sumagot. Ako nang sumagot. At saka hindi yun jowa. Jua. 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 Ayun, pagdating naman po kasi sa pag-boyfriend namin, sabi, kung saan naman po, kung saan po kami masaya, hindi naman po sila nangangailan masyado. Ang issue lang naman siguro, ang mahalaga sa mga magulang nyo, yung relasyon yung dalawang magkapatid. Yes, kung ba. Oo. So, paano mo hinarap si ano? Anong nararamdaman mo nung hinarap mo si Riza? Ano po, nahihiya po ako sa kanya na... gusto kong humingi ng sorry, na maraming sorry kung pwedeng lumuhod sa kanya, ganun. Parang gagawin ko po talaga kasi sabi ko, alam kong sobrang laki ng kasalanan na ginawa ko sa kanya kasi alam kong, pagtataksil yun eh, parang kumbaga eh. Tapos, kaya nga po sabi ko, kung pwedeng lumuhod kasi sobrang, alam ko sobrang sakit para sa kanya yung ginawa ko. Na pagtataksil po. Kasi sa maraming tao, kasi 'di ba ang dami naman nating ang dami nating tawag dito, konsepto ng appropriate at hindi appropriate, 'di ba? Kung sa Tagalog yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Yes. Lahat tayo may kanya-kanya tayong pamantayan at konsepto kung ano yung katanggap-tanggap sa atin at hindi katanggap-tanggap. So maaaring sa madami o sa ibang tao hindi katanggap-tanggap 'yun, pero ang hirap ng pinagdaanan nila eh, di ba? Yung intention baga, ako siguro nandun ako sa intention. Yung intention,
kung wala naman talaga siyang intention na kasi 'di ba yung love it just happens. It just happens. Yung magugulat ka lang sa hindi mo pinaka-inaasahang lugar, pagkakataon at tao nangyayari siya. Yeah. Na hindi mo alam kung kaya hindi mo mahusgahan eh. Masama ba siya? Ano ba yung intention niya? O baka naman talagang hinit lang siya talaga nung pag-ibig na yun. O baka yung sinasabing si Cupido na pana talaga silang dalawa nang di na. O napaglaruan sila ng tadhana. Di ba marami tayo na rin? Correct. Para silang napaglaruan ng tadhana. Wala silang nagawa. Pinaglaruan sila ng tadhana. Naging characters lang sila sa isang storya na yung tadhana ang gumawa. Yeah.